water source were mostly covered by ash, it will take time to rehabilitate it. Meanwhile, limited face-to-face classes have already been suspended in some areas affected by ash fall. Sorsogon Governor Chief Cudero says in the press briefing today, should there be no activities recorded in Bulusan in 2 to 3 days, he will order decampment of evacuees. That's the latest here. Back to you, Mike. All right. Thank you for that update, Jose Carretero. Now, we now talk to the mayor of another town that has been affected by the phreatic eruption of Mount Bulusan. We have on the line Irusin Sorsogon Mayor Alfredo Shelo. Mayor Shelo, good morning. Thank you for taking our call. Hi, good morning po, Sir Mike Navalo. Sa inyo po ng mga nakikinig sa ANC. Good morning po sa inyo. Apo, sir, kumusta po ang sitwasyon sa inyo dyan sa Irusin? May mga nakikita po ba kayong aktividad sa Mount Bulusan? Sa ngayon po, may nasa baba kami ng Mount Bulusan, nasa tabi ng Mount Bulusan. Mayroon tatlo pang may butas dito na tatlo, nasa taas. Puro may usok sila. May usok pa rin na tamang-tamang. Nasa malaki-laking usok pa rin ito. Hindi ito parang normal na parang mayroon pa rin ang tira kahapon. Tatlong usok po ito na butas. Pero kung ikukumpara nyo po sa usok kahapon, kasi yung usok kahapon, kulay gray po ano, at medyo madilim yung paligid, ano po ang itsura ng usok ngayon dyan sa nakikita ninyo sa Irusin? Sa ngayon po, maputi ang usok kasi malinaw din yung panahon, mainit. Tapos, pero bihira din itong ganito na may usok. Dahil karamihan dito, hindi ganito kalakas ang usok na araw. Oh. Ano po ang naging epekto sa pagsabog kahapon, Mayor? May sinasabi sila, aside from the ashes, of course, no, yung amoy ng asupre. Ano po, pakiliwanag po sa amin, pakipaliwanag sa amin, ano yung epekto sa inyo? Sa mga 5 barangay po yung napiktuhan dito sa amin, sa Irusin, yung amoy ng asupre, tsaka yung usok, mas pandin po yun sa mga bata, tsaka may asma. Kaya yung iba... Umalis ng madaling ilang oras, tapos baka bumalik din kasi masorte rin dahil umulan. Nung umulan, alis po yung nabasa, tapos na gumilid yung mga malis sa bubong, nabilid na po yung mga tubo. Nakita po namin yung mga video. Oo. Mayor, nakita po namin yung mga video at yung mga litrato kahapon. Ano? Yung mga bahay, kahit mga puno, meron po talagang mga... kumbaga ashes, no, na nakabalot sila sa abo. Gano ho ba kakapal yung abo na bumagsak sa ano ninyo, sa town ninyo? Sa amin po, mga half inches po, pero hindi naman masyado nang kasi hindi pa ito yung pinakamalakas na na-experience namin. Yung pa namin kasi maganda lang dyan sa amin dahil umulan, yun po ang maganda-ganda. Kailan ho yung pinakamalakas na na-experience ninyo dyan sa Irusin? Yung may kalimutan ko na po kasi may lumalabas din dito na apoy nun sa bunga ng Mount Bulusan. Yung Irusin kasi, Sir Mike, nasa baba kami ng Mount Bulusan, kaya kami yung pinakatapos uban. 10 kilometers lang ano po yung sentro ninyo, 10 kilometers away from the volcano, tama sir? Opo, mga 7 to 10. Oh, so gano'ng kadami hong barangay yung apektado ng ashfall at ilan ho dito ang nasa permanent danger zone? May mga tao pa ba doon, Mayor? Sa ngayon po, isa din ang permanent danger zone. Tapos 5 yung naapektuhan, Barangay Kugon, Bulos, Barangay Gulang-Gulang, Tinampot, saka Mumbon. Sa ngayon po, nakabalik naman yung iba. Wala naman na masyadong inalis kami dahil nga po sa umulan. Pero Mayor, hindi ba dapat wala ng tao sa loob ng permanent danger zone? Yun ang sinasabi ng FEVOX. Opo, yun po ang problema namin . Kasi yun na gusto naman po namin, sabi namin na wala kami may bigay na relocation na kasi kuhan niyo po yan malaki-laki rin ng kumpi. Yun ang problema namin na wala kami may bigay na tulong na halimbawa may housing kasi malaking budget, hindi po kaya ng era ng munisipyo, kaya yun po. Ilan pong tao ang pinag-uusapan natin dito na kailangan i-evacuate mula sa permanent danger zone? 2,236 ito na household na naapektado ng ashfall. Siguro yung Kugon po, mga 300 plus yung Kugon. Okay.
Oh, and yung iba po ba nasa evacuation centers pa o nakabalik na? At ano po ang mga kinakailangan ninyong supply sa ngayon sa mga evacuation centers? Wala na po, naibalik na namin. Tsaka sinarap po na namin kahapon temporary yung mga resort. Yung mga resort temporary sinarap namin. Pero binalik na rin namin. Mm-hmm. So wala na pong nasa evacuation centers at wala na kayong evacuate sa ngayon, Mayor? Opo, kasi alert level 1, sa ngayon po alert level 1 kami. Yung hindi sa protocol po, kaya pa naman po yan. Mm-hmm. Pero paano ho kung magkaroon uli ng panibagong pagsabog? Kasi ang sinasabi ng FIVOX, posibleng meron pa. Opo, yung mayroon naman po kami contingency plan, katulad po ng may mga evacuation center kami sa malayo na lugar, sa malayo sa barangay. Tapos si wag naman sana dumating, naka-ready naman po yung evacuation center, yung plano, yung mga sasakyan, tsaka may konti naman pa kami, mga pagkain pa naman kami na nakanda dahil nasa hap, yan pa naman po kami ng taon. Lastly, Mayor, meron ba kayong panawagan para sa tulong o ayuda? Kasi meron ng napapaulat na nawawalan sila ng water source dahil naapektuhan nung pagbagsak ng abo. Hindi ko pa po masyado alam yung resource, yung report na yan. Ipapacheck ko po. Yung kailangan po namin dito, yun po, yung sa vitamins, sa nebulizer, tapos yung kung may bottled water para masigurado, tapos face mask, yung punta. Alright, maraming salamat po sa oras nyo ngayong umaga, Mayor Alfredo Cello ng Irosin, Sorsogon, at mag-iingat po kayo dyan. Thank you po.